So, ayan, good day guys. At saka for today, tatalakayin natin ngayon kung ano ba yung mas better na motor. FI o CARB. Wow. So, sa akin mga paps, mga mams, happy din yung opinion ko. So, uunahin natin yung sa FI. So, ayan nga mga paps, mga mams, no. Sa credits nga pala sa may-ari ng motor na to, ayan, Smash. So, kay Papsy Smash to. So, isa sa nakikita kong advantage mga paps, mga mams, ng FI, sa opinion ko lang mga paps, mga mams, is less na yung air pollution na ini-emit ng motor. So, kumpara mo sa CARB mga paps, mga mams, yun nga, mas less na lang yung emission na ilalabas niya o yung smoke emission na nakakasama sa environment natin. So, yun na nga, isa na rin to sa innovation na ginawa ng mga company at saka mga manufacturer ng motor dahil na rin sa tungan, ito na yung ginagawa nila ngayong isa sa standard. So, marami din namang mga CARB, mga paps, mga mams na less na lang din yung emission pero meron talagang disadvantages. So, unahin muna natin yung advantages ng FI. So, yan na nga guys, at saka isa na rin sa advantages ng FI is, yun nga, matipid sa gas. So, yan, para hindi natin makaligtaan, isa na rin yung sa pinaka-important na bagay kung ano yung advantages ng FI. So, sa napansin ko mga paps, mga mams, nakadepende na rin talaga yan sa nagmamaneo o sa driver o sa rider. Kasi kung minsan kahit FI yung motor mo, kung waswasan talaga ng waswasan yung gusto mo, talagang madaling mauubusan ng gas. So, yun na nga. So, sa pangalawa mga paps, mga mams, yung pangalawang nakikita ko is talagang napaka-stable ng performance ng FI. Yung FI kasi is fixed, hindi na siya papago-bago. Kahit anong gawin mong kahit saan ka man pumunta, high altitude o yung tinatawag nilang nakadepende sa above sea level ng motor. So kung saan kayo naka-locate, kung nasa bundok kayo, kinakailangan nyo pang magpalit ng jettings o di kaya mag-tuning ulit. Di katulad sa FI na fixed talaga. Kahit saan mo man dalhin, malamig man yung klima o mainit, hindi siya nagbabago-bago. Kasi isa rin yung sa nagiging reklamo ng mga CARB user dahil kapag nasa matatarik sila o di kaya sa matataas na bundok, sobrang high altitude, nagbabago rin yung performance ng motor nila. Sa FI kasi is napaka-stable. So, pangatlo mga paps, mga mams, hindi na masyadong, yun nga, kapag meron tayong babaguhin sa FI, hindi na masyadong malaki kasi yung pang one time na pagbabago, if gusto mong mag-upgrade is, yun nga, CDI, ECU lang pala yung papalitan nyo, yung racing ECU. Kasi sa CARB, yung papalitan nyo naman dito is yung CDI. So, dito, napaka-stable na kasi mga paps, mga mams, pero kinakailangan nyo pa rin mag-remap o di kaya gumamit ng diagnostic tool para ma-reset yung settings nito. So, isa rin yung sa advantages niya mga paps, mga mams. Sa CARB naman, pumunta naman tayo sa CARB mga paps, mga mams. So, first and foremost mga paps, mga mams, ako talaga CARB user talaga ako noon pa man. Nag-try na rin akong gumamit ng FI na Raider. Kung mapapansin nyo nung pinakauna kong vlog andun sa channel ko, FI din yun. So, yung advantages naman ng CARB mga paps, mga mams, is napakadali lang nitong itono at hindi masyadong magastos sa pagtotono ng CARB. Kasi marami tayong mga tools na ginagamit ngayon. Yung sa akin mga paps, mga mams, kapag nagtotono ako ng CARB, tinitingnan ko talaga yung tinatawag nilang RPM o revolution per minute. So, yun lang yung pinagbabasihan ko kung nasa insaktong RPM na ba yung motor ko at saka ilang pihit na ba yung nagalaw ko. So, yun nga. At saka doon muna tayo sa good side mga paps, mga mams, bago tayo pumunta dun sa mga disadvantages ng dalawa. So, dito naman tayo sa pangalawa sa CARB. So, yung pangalawang nakikita kong advantages mga paps, mga mams sa CARB is pwedeng-pwede kayong mag-upgrade hanggang 1 tusawa. Kasi yung sa CARB mga paps, mga mams, marami naman tayong mapapalitan ito. Pwede nyong palitan ng CDI, pwede kayong magpalit ng bore, pwede naman din sa mga FI mga paps, mga mams. Kaso nga lang, medyo may kamahalan. Yung sa CARB kasi is napaka dami ng supply ng mga parts. Kasi ito nga yung mas nauna kaysa FI kasi bago lang naman yung FI na discovered, di ba? So, yung sa akin mga paps, mga mams is much better talaga. At saka kung meron naman tayong babaguhin dito sa CARB natin, o kung mag-setting tayo, napakadali lang. So, aside from that, mga paps, mga mams, yun nga, pwede kayo magpalit ng jettings na hindi kayo namamahalan masyado. So, pumunta naman tayo sa disadvantages, mga paps, mga mams. So, for me lang, mga paps, mga mams, don't get me wrong, kasi based on my experience, marami na rin akong karanasan sa FI. Mga 2 taon na rin yung motor kong FI, dati. So, yung nakikita ko sa FI, mga paps, mga mams, once na pumalya yung baterya mo, talagang wala ka nang magagawa. hindi mo na siya mapapaandar. Talagang tulak ka na lang. Yun yung isa sa disadvantages. Kaya kinakailangan mo talaga mag-jumper, gumamit ng ibang battery, ng ibang motor,
i-jumper mo papunta sa battery mo para mag-start lang yung makina. Tsaka as much as possible kasi yung FI fix. Yung iba naman is yun nga naka full wave pero hindi talaga maiiwasan kapag marami kang accessories na nilalagay talagang madidrain yung battery mo lalong-lalo na kapag FI is battery operated nga naman. Yun. So, isa na rin yun sa disadvantages. So, yung pangalawa mga paps mga mams is yun nga merong medyo masakit sa bulsa kapag merong nasira. Kasi kapag nasiraan tayo mga paps mga mams lalong-lalo na yung injector talaga niya yung sa fuel injection niya. Kapag nasira yun, medyo may kamahalan talaga. Tsaka hindi pa talaga siya dito sa amin mga paps mga mamsa, hindi pa siya ganun kadaming nagdami ng supply ng mga spare parts nito. Tsaka kung meron man siguro, mag-order pa tayo ng ilang buwan, mga tatlo o apat na buwan. So yung motor mo hindi talaga makakatakbo. Yun nga, marami namang alternative. Pero isa na rin yun sa disadvantages. Tsaka yung dagdag gastor na rin yung coolant mga paps mga mams, no? Kasi sa carb, yung sa atin is eto nga, Raider carb to. Hindi na kinakailangan ng coolant kasi meron naman yang cooling system na ilagay. Parang radiator kung ikangan nila pero coil cool din yung mga paps mga mams. Sa pamamagitan ng hangin, hindi yun siya nag-overheat. So dito, kinakailangan mo pa ng coolant kasi nasa maximum yung performance niya. So, isa na rin yung sa nakita kong disadvantages. Medyo may kamahalan talaga sa bulsa kapag merong nasira. So, sa carb naman mga paps mga mams, eto nga, disadvantages niya. Number one, kapag malamig yung panahon o di kaya nasa matatarik kayong bundok o di kaya sa mga above sea level talaga o high altitude na lugar, talagang mag-iiba yung performance. Isa na yun sa nakita ko at saka napansin ko. Kung mapapansin nyo dito mga paps mga mams, bundok talaga itong sa amin. Nasa itaas kami, so kung makikita nyo doon, yan mga bundok rin yan. So napaka taas talaga. So kaya ako nagpalit ng sprocket na malaki para naman malakas yung hatak niya. So isa na rin yun sa disadvantages. So isa na rin sa na-research ko mga paps mga mamsa, yung carb kasi natin meron yung parang basin yung sa ilalim. So papakita ko sa inyo yung example. So eto na nga mga paps mga mams, no? Ayan. So meron tayong example ng carb dito. So itong carb na to mga paps mga mams, hindi to carb mga paps mga mamsa, ibang carb to. Yun nga, nagpalit ng carb, iniwan na sa akin, tsaka mukhang sira na rin to, I think. So yun nga mga paps mga mams, kung makikita nyo meron tong parang basin. So yan, kapag binuksan natin, wala na yung mga screw na nag-hold. Lagay lang natin dito. Yung dito mga paps mga mams, dito nag-stock up yung mga fuel natin. So kalaunan mga paps mga mams is nag-e-evaporate yung fuel. Kasi yun nga, madali lang naman yung mag-burn kasi. So kung mapapansin yung mga paps mga mams, yung nag-e-evaporate, yun yung isa sa nagkakos ng harmful effects ng environment natin. So na kaya nagawa ng solusyon ng mga manufacturer na gumawa ng FI. Kasi yung sa FI, hindi basta-bastang nag-evaporate. So yung sa carb kasi, yun nga, kuminsan kapag nag-stock up yung gasolina dito at saka hindi mo ginamit yung motor mo, talagang kuminsan mapapansin nyo medyo mausok o di kaya medyo pumupurot o pumupugak. So isa na rin yung sa nakikita kong disadvantages ng carb. So pwede nyo naman yung linisan o di kaya buksan yung carb nyo. Yun nga, isa na rin yung sa isang napaka-hassle na gawin. Kasi mag-tune up na naman kayo o di kaya magka-carb tuning na naman kayo ng motor nyo para makuha nyo yung tamang RPM niya. So yun lang naman mga paps mga mams Overall naman talaga mga paps mga mams, neutral lang tayo sa dito sa FI or sa carb. Pero yung sa akin talaga mga paps mga mams, based on my experience, talagang dito ako boto sa carb kahit na paiba-iba yung performance niya. Kasi nga, napamahal na rin tayo sa motor natin. Tsaka, don't get me wrong sa mga FI users, maganda rin talaga yung performance ng FI kasi konting pihit mo lang ng silindador, talagang bibirit na yan. Yung sa atin kasi, meron pa yung delay ng siguro mga milliseconds lang, mga konti lang naman. So, yun lang naman yung mga concerns natin mga paps mga mams. So, abangan nyo naman yung susunod kong video mga paps mga mams. So, ako, mas pabor ako. Puntos tayo dito sa carb kasi mura na tsaka pwedeng upgrade 1 kusawa talaga. So hindi kasi masyadong kamahalan kapag merong nasira sa carb mga paps mga mams. Marami kayong mabibilan ng mga spare parts. So yun nga guys, at saka abangan nyo yung susunod na video natin. Gagawa tayo ng review patungkol sa Big Tire concept natin dahil mukhang mag-iisang taon na yata to yung quality kaya. So napakaganda naman ang performance niya pero mag-goodbye na rin tayo dito sa soon kasi magpapalit tayo ng gulong. So yun nga mga paps mga mams, at saka shoutout nga pala. So yun nga, isang napakalaking washout nga pala. Shoutout ako kay Alpags. Ayan, shoutout sa'yo Paps. Napakalaking shoutout din kay Arthur De Los Santos. Ayan, shoutout sa'yo. Shoutout din ako kay Brian J. Gleason Ratonel. Ayan, napakalaking shoutout sa'yo dyan Paps.
shoutout din ako kay Subs Moto ng Tangub City. Ayan, so yun nga. So sa mga gustong magpa-shoutout, comment down below lang kayo sa comment box natin saka sa comment section. At please don't forget to like and subscribe to my channel, mga Papsi. So yun na nga, growing community na rin yung Facebook natin page, mga Paps, mga Mams. Na so soon, ipipost na rin ako ng mga video patungkol dun sa pagmumotor din. Yun nga lang, may kaibahan kasi mukhang motovlog yung sa Facebook page natin. So napakalaking thank you rin sa mga supporters natin dyan sa Facebook. Ilalagay ko na lang yung link down below para makita nyo. So yun na nga, ride safe, stay safe. Please don't forget to like and subscribe to my channel. You know the drill, guys. Peace out.